Alright. So what is up mga chaps? Magandang araw sa inyo lahat. And yes, nakikita niyo naman kung ito nasa likod natin. Ang Honda CBR150R Fireblade. Ito na. Mga chaps, so I will just let it simmer. Mga kapatid, sa grabe oh. This is the 2023 Honda CBR150R. Actually, ilang araw ko itong tinitignan mula sa labas. And ngayon ko lang na-realize na ito pala yung 2023 because of its decals. Grabe, ang tatalim. Ang sharp ng mga decals nito, mas gusto ko siya compared dun sa older generation nito. Ito na yung version 4. Nung una nilabas itong CBR, ang laki ng pinag-iba niya eh. Ang tatalim ng mga lines na mas sharp na siya ngayon as mas aggressive. Hanapin mo lang yung tunog, of course, pero this is shit. Look at that. Diba? Tapos kung makapansin nyo mga chaps, ito ay naka-inverted forks na rin. Of course, ABS harap likod. And Nissan caliper. Hindi nga lang siya radial mounted. Ano pa to? Axial mounted pa yung caliper niya. But this is nice. And of course, this is, siyempre, Honda yan. Ano ang hanapin mo sa rear section? So, yun yung kanyang ABS sensor. Grabe, nice and solid. Ang kapal nung discs nito. Of course, Nissan. Diba? Nissan yan. And ito yung kanyang exhaust system. Well, I can say, no, when it comes to the exhaust system, simple lang siya. Nothing too striking, no. Pero that's just about right, no. Kung titignan mo doon sa overall looks ng bike, pasok lang siya sa banga, mga pre. Naman tong tail section na to, mga brother. Ang linis. So, pag tinail tidy mo yan, men, no? Ang daling putulin nito, ang daling tanggalin nito rito. Papansin nyo, gumagamit siya ng inverted forks and hindi lang basta inverted forks. So, inverted forks, men. Tapos here is the, of course, the controls. Ito yung clutch mo. Nice and solid. Tapos, passing light, high and low beam. Horn and signal lights. Tapos, switch. Yun. So, kung mapapansin nyo, no, si Honda CBR150R, wala siyang kill switch. Bakit? Kasi meron tong tilt angle sensor. Identify ni motor na natumba ka, it will automatically shut its engine off. No? Simpleng-simple lang. Nothing too fancy. Mas ang nagustuhan ko kay Fireblade o kay CBR150R, wala tong tinatawag na beauty angle. Kasi kung mapapansin nyo mga chaps, may mga motor no, na at a certain angle, parang hindi siya maganda eh. Diba? Pero ito, Brad, kahit saan ka tumingin, kahit saan ka umikot, maganda talaga. Lahat. Tapos, ito itong parang gills na to. Shit, I'm digging it. Kung ito ginawang 400 or okay, let's say just 400cc. Geesh. Kasi yung expressway accessibility lang naman yung ano natin. Pero with this kind of package, man, kung wala ka naman balak mag-expressway, eto na yun eh. Eto na yung pinaka-joma rin, mga kapatid. So, usapang presyo naman tayo, mga kapatid. So, makikita nyo naman dito, eto na. Nilagay na nila yung price dito. That's 169,300 pesos. Tapos, kung mag-ano ka naman, mag-installment ka naman, ang down payment niya is 17,300 pesos. So, eto na. Kung 12 months mo lang siya kukunin, 17,000 monthly. Tapos kung 24 months naman, which is 2 years, 10,000 pesos naman. Pagdating naman sa 3 years, which is yung usually na ginagawa natin, that's 7,865,000 pesos. 3 years yan, mga kapatid. So, hindi na tayo magpo-pogi check dito, mga brother, kasi ito naka-paddock stand. Ayoko naman siyang ibaba, kasi wala lang. Baka lang madamage natin yung bike. Pero, mababa lang ang seat height na to. Kung sa Pinoy height kagaya ko, 5'7", absolutely, flat foot tayo dito. Nakikita man akong downside when it comes to this bike. Kagaya nga sabi ko, walang perfect yung bike. Ano niya, yung kanyang, yung engine niya mismo. 150cc lang kasi. Marami kasi sa atin talaga, kung magaganto ka na ng motor at gantong price, medyo malapit-lapit na. Medyo gusto na natin kasi makaka-expressway tayo. Yun lang naman yun. Pero, kung beginner sport bike ang hanap mo, this is a good platform, no? Kung saan pwede kang magsimula. And this is a damn looker, Re. Kahit sa moto dalhin, posibleng hindi ka lingunin. Especially with this red.
Grabe. Bagay ba? Bye. So, yun lang mga chaps. That's the CBR 150R 2023. And thank you so much for staying up until the end of this video. Hindi ka pa naka-like and subscribe sa channel natin, please kindly hit the thumbs up, subscribe to this channel, at mga chappy, ito para sa mga anak ko to. So, kung magsusubscribe ka at mag-like ka sa channel na to, malaking bagay at malaking tulong magbibigay sa akin ito. Alright, so yun lang kapatid. I love you and I'll see you guys on the next content. Woo!